Walang user dito, walang nagagamitan, okay, friends lahat. So please, if we can spread love, then just go away. Don't watch na lang. I mean, diba? Huwag na natin i-bash yung tao. So, we're all friends, we're all good, and there's no need for that negativity so unnecessary. At hindi yan kinabuti ng mundo natin. So, me, I'm looking out for Ian because he's my friend. So, guys, please stop the bashing in the comment section because it's really not help. So, yun lang. Let's spread love guys. Yes, we're here to enjoy, to have fun, and no bad vibes, please. Kasi talagang, syempre, hindi naman nakakatuwa rin makakita ng mga bashers. Diyos ko, No need to bash. Ayan, thank you so much for that, Alexa. Ian, anong masasabi mo sa sasabihin, Alexa? Oh, thank you, Lex. Actually, yun nga po. Actually, sa lahat ng guestings interviews, palagi naman po namin sinasabi yan at nire-remind sila na sana maka-move forward kami lahat ng sabay-sabay kasi sabi ko nga, isang naman ng goal niya ng lahat is yung maprotektahan ng kanilang sinusuportahan. So, doon na lang tayo mag-focus instead of mag-away-away. Mas masarap kung may peace lahat at ayun, love each other. Yun ang pinakamaganda para lahat tayo maka-move forward. Tama. Let's spread love. Ngayon pandemic, bawal ang negativity, bawal ang bad vibes, laging good vibes kasi hindi mas maganda sa yan sa health natin. Of course, going back to PBB, ano ang pinaka-challenging na task na ginawa nyo bilang housemate? Meron yun! Ate Tess, pagdating sa talent, hindi ko alam kung meron ba ako na ambag sa loob. Meron for sure! Of course, ang dami. Ko, ang pinaka-ambag ko talaga sa loob, luha. Luha po talaga. Luha mo. Napakaraming luha po yata ang nabuhos natin dyan. Pero yes, syempre siguro yung friendship na na-invest ko din with all the housemates. Yun po siguro. Tama yun. And taguhugas ng pinggan. Nabasa ko. Yes, taguhugas po ako ng pinggan sa loob. Ikaw, tama. Lagi kami may station ni Ian pag naguhugas kami. Alex din. Yes, Alex din. Tsaka pag walis. Walis po. Yan. O, diba? Ikaw yung ano, ikaw yung derman ng lahat. Yan, yes. Oh, talaga. Opo, may derma station din kami. Ako po ang nag-treat ng mga sumpa ng housemates. Dato na ni Eliza. Mga sumpa. Yan. Ah, winner, napanood ko yung episode na yun. Nakakatuwa na. Tapos pero... Gusto ko siyang ipatato. Pero sinabi sa akin ni Kuya na there is strength and vulnerability. Wow, love it. Yes, tama yun. Ikaw, Ian. Yun, parang ganun din yung akin, Ate Tess, na sa kabila ng pag-iyak mo, it doesn't mean na you're weak. So, okay lang na ipakita mo yung akala ng iba na weakness mo, na weaknesses mo. Pakita mo lang kasi ikaw yan eh. Huwag magustuhan nila o hindi, at least, the end of the day, stay true to yourself. Totoo naman yun. Confuse everyone. Ayan. Ate Tess, kapit lang po. Okay. Ayun. Ano daw? Nawawala. Ayan. You hear me, guys? Ayan. Yes. Ate Tess, kapit lang po. Oh my God, I'm talking! Hindi kinakaya ng virtual gifts, kaya ayan, titignan na. After party po sa bahay ni Kuya mo, Albi. Ayun, mas nakapag-bonding po kami lahat din. Biglaan ba yun? Biglaan yung plano? Biglaan po. Thank you guys. Biglaan po yun. Maraming salamat. Oh my God, thank you. 4M na po tayo. Okay, alam na this. Talagang
record-breaking ang ating Kumu live stream ngayon sa ating second episode for the year. And doon bang nagkita-kita kayo sa bahay ni Albie at doon kayo nag-bonding lahat? Was it a plan sa loob pa lang? Or pag-usapan nyo sa group nyo, sa thread nyo, sa Viber group? Tapos si Albie ang coach. Actually, may sila po, nag-usap-usap sila. Pero nung in-announce nila Albie dun sa ASAP, marami po talagang sumama. Maraming nag-join. Parang dapat ako hindi ako kasama kasi dapat may ASAP pa ako taping. So, buta naman nag-align yung universe at hinayaan akong jumoin. Oo. Ito na tanong ko na rin sa inyo pero gusto kong marinig ng mga communicants. Nung nag-reunion ba kayo, nasabi nyo ba kay sa isang housemate na, uy, pinoto mo pala ako ng eviction? Uy, grabe ka, oh, yun yung sinabi mo. Natawa si Alexa. Go, Alexa. Meron si Kuya TJ. Kasi siya yung, hindi, sino mo unang tumawag sa akin paglabas ko? Si Kyle. Tapos sumunod siya, tapos sobrang tagal namin nag-usap, nag-explain talaga siya. No, be, hindi yung sinabi mo, uy, sabi mo sa akin, ganito ako. Ah, wala naman Ate Tess, wala akong ganyan. Kasi nung nasa loob pa lang po kami, nagkaroon kami ng time na may chance kaming parang buksan. May choice kami kung kung gusto namin malaman kung sino yung mga nag-nominate sa amin na housemates. Ako, Jordan and Angie po kasi hindi namin piniling buksan. Kasi for us, baga hindi na para balikan at saka okay naman kami ngayon. So hindi namin binuksan. So hanggang paglabas, hindi ko na rin binalikan yung mga ganun eh. Wala naman po kasi sa akin. Part of the game talaga siya. Correct. Tama naman yun. At overwhelming ang mga fandoms ninyo dahil aside from mga individual fan groups ninyo ay nanganak na ang mga fan groups at nabuhang iba-ibang grupo. At grabe, mga pamowa billboard. Grabe, ibang klase. Tapos may mga nagko-comment na check your Twitter. So I check Twitter. Tapos sabi ko, edited ba to? Tapos nakita ko nag-text din si Ian ng photo. Sabi niya, grabe sila. Sabi ko, oh my God, so legit. Legit to. Wala, puntaan natin. Astig! Sobra, nakaiba. First time, parang sobrang rare. Na parang ang daming pwedeng gawin, di ba? Para sa sinusuportahan mo. Pero yun yung naisip nila. Moa Globe. Talaga namang pangmalakasan. Pangmalakasan talaga. Imagine mo, mga nagpe-perform sa Moa ang nalalagay doon. Mga foreign actors, foreign artists. Diba? Pati mga... Yung mga natin sa Moa. Diba? Taray! Okay. Yan, ikaw may isa pang billboard, diba? Aside from the Moa. Oo nga po eh. Kumbaga hindi pa kami nakaka-move on doon sa Moa Globe. Meron namang EDSA Guadalupe. Kaya... Sobrang pasasalamat namin Ate Tess kasi hindi din namin akalain na aabot sila sa ganun. Kung paano nila papakita yung pagmamahal nila sa amin. At sobrang successful nila dahil talagang sobrang saya namin na makita yun. Hindi biro yung dati. Sobra po talaga. Nakakatuwa, di ba? Imagine mo. Hindi namin, tama si Lex, hindi namin naisip yung mga ganong ideas from them. Kaya kahit kami talaga nagugulat po. Correct. Nakakatuwa kasi hindi naman agad-agad yun. Siguro it's a surprise talaga for both of you. Kasi hindi naman biro i-prepare yung ganon. Sa Moa, syempre, there's a reservation, the materials they have to prepare para ilagay doon sa site na yon. Amazing ang mga fandoms ninyo. And of course, shout out po sa lahat ng mga nanonood pa din sa amin at nakatutok. Shout out kay Christy151984 at kay San Chua at kay C. Colliada 79 na nanonood at nagbigay sa amin ng bonggang-bonggang virtual gifts. May regrets ba kayo sa loob ng bahay ni Kuya na sana ginawa ko to or sana hindi ko ginawa ito kasi lang. Ayan. Alexa, ikaw. Wala. No regrets. I really gave my all and showed who I really am. So, wala akong regret. Wala akong iba akong tao. Wala akong... Lahat ng talents ko, talagang sinokase ko, kinapanag mukha ko, yung ugali ko, kung sino talaga ako, talagang pinakita ko maganda man o hindi. Which is, yun kasi yung point ng PBB, eh, di ba? Maganda man o hindi yung ugali. Ipakita mo kung sino ka man talaga.
So I did it. So I'm happy with what everything that I did. I'm proud. Yes. I am proud of you. Kasi narinig ko sa aso mo yung kanta. Tapos in-acknowledge, composed by Alexa. Super kilig, di ba? Oh, Ita, super kilig. Yan. Thank you so much. Ikaw naman, Ian. Ano yung mga regrets mo? Meron ba? Or wala? Wala rin po, Ate Tess, kasi part talaga yun yung reality show na pinasok namin. Kumbaga, lahat ng nangyari ay mga na napakita namin sa loob is yun talaga yun. Kasi hindi naman po alam ng lahat ng tao kung ano yung lahat ng nangyayari sa loob. Hindi rin naman lahat ng napanood at narinig nilang usap ay kumpleto. So, ayun po. Well, no regrets kasi it's part of all the lessons na dinadala namin ngayon sa labas. Kung paano kami magsisimula dito. Dala namin yung mga lessons na yun. So, walang regret kasi thankful dun sa lessons na nakuha namin. Tama naman yun. At ano nga abangan namin sa inyong dalawa ngayong nasa labas na kayo at gagawin nyo ng mga susunod na proyekto na naka-line up sa inyo? Ikaw muna, Alexa. Ako, lahat kasi confidential pa, so bawal pa. Pero meron ng, thankfully, mga naka-line up. Kumu! Mamaya, magkukumu ako. NPF, guys. Ano yun, Ian? Bronze? Champ? Badge? Ano? Badge campaign. Supportahan natin, guys, si Alexa mamaya. I love yan. Campaign ko. Woo! Ibang klase. Magkukumu na ako palagi. Tapos, host din ako ng quiz mo ko this month. Yan! Quiz mo ko. And ASAP. Yan, mag-ASAP na rin ako palagi. So, Ami, super busy. Ikaw naman, Ian. Mas atitest ng regular skit din. So, eventually, soon magkaroon na tayo ng regular skit natin. Pero, ano tayo, magla-live tayo dito ulit sa Pumo. At salamat din po sa lahat ng sumuporta dun sa last campaign ko. Sa lahat ng nakakasama ko every time. Nakakapak yan, ate! Grabe! Pangmalakasan ng mga fans talaga magbigay ng virtual gifts. At congratulations, Alexa, dahil with KD ay nakabit kayo ng 10M? 12M! Oh my God, for that is a bit! Sa mga nasalan pa po ng bagyo. So, thank you. Maraming salamat. And we have reached 5M na ng virtual gifts. Maraming salamat! Thank you so much, guys. Nandito na tayo sa portion ng Fan O'Clock kung saan kung sino po ang mga nanonood na magbibigay ng virtual gifts ay pwede pong umakyat.